ready once again to study Yahuwah's Word. And I hope na-miss nyo po ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. So, Brother Gary, ready ka na ba? Amen. You can take the floor. Walang sound, sir. Sound. All right, narinig na po. Okay, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating pag-aaral. And naway, mapahala po ulit tayo ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Before that, sumanta muna tayo. Last part ng Psalm 119 natin is in Samek. Samek. All right. 113 hanggang 120. Pwede na po kayo. Let's sing these verses. I hate vain thoughts, but thy Torah do I love. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word, depart from me, evildoers, for I will keep the commandments of my Elohim. Uphold me according unto thy word, that I may live. Let me not be ashamed of my hope. Hold me up, and I shall be saved, and I will have respect to thy statutes continually. Thou hast trodden down all them that are from thy statutes. Their deceit is falsehood. The good is away, all the wicked of the earth like dross. Therefore I love thy testimonies. My flesh trembled for fear of thee, and I am afraid of thy judgment. Hold me up, and I shall be saved, and I will have respect to thy statutes continually. One more time, 1, 1, 3. I hate vain thoughts, but a Torah do I love. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word, depart from me, evildoers, for I will keep the commandments of my Elohim. Uphold me according unto thy word, that I may live. And let me not be ashamed of my hope. Hold me up, and I shall be saved, and I will have respect to thy statutes continually. Thou hast trodden down all them that are from thy statutes. Their deceit is falsehood. The good is away, all the wicked of the earth like dross. Therefore I love thy testimonies. My flesh trembled for fear of thee. I am
afraid of thy judgment. Hold me up, and I shall be safe, and I will have respect to thy statutes continually. Hold me up, and I shall be safe, and I will have respect to thy statutes continually. And to thy statutes continually. To thy statutes continually. Amen and amen. And let's go to Yahuwah in prayer. Pangunahan po tayo ni Brother Daniel. Amen. Uy, yung sound. Let's pray po. Magandang gabi po. Let's pray. Aba na, Ama namin, may gawa ng langit at lupa. Blessed are you, Aba Yahuwah, Most High. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito upang makapag-aral po kami ulit sa iyong banal na salita, sa iyong Torah, sa iyong instruction, procedures and instruction. Napanayin ko po na bigyan mo po kami ng kaunawaan at katalinuhan, lalo na po sa maghahayag ngayong gabi kay Brother MB, kay Brother Gary, at sa mga kapatiran po na nakikinig. Panalangin ko po na tuluyang mabuksan ang aming paningin at pandinig at maging isang kagamit-gamit sa iyong harapan. Spotless. Maunawaan po namin kung paano kami mas maging malapit sa iyo at maibigay, maialay namin ang aming buhay sa iyo ng walang bahid. Sa mga makikinig at manunod sa Zoom, sa YouTube, sa Facebook, panalangin ko po na maging isang pagpapala ang aming pag-aaral na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, Aba, at sa mga mahal namin sa buhay na nasa lanta, Aba, bigyan mo po sila ng kalakasan. At makatayo sila ulit sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, maraming salamat po, Aba, sa mga pagpapala at mga biyaya. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Most High Holy One of Yisrael, our Savior, I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Let's sing one more song. Yung next po, yung Ayin 121 hanggang 128. Alright? Ayin 121 to 128. I have done judgment and justice to mine oppressors. Surely for thy servant for good, let not the proud oppress me. Mine eyes fail for thy salvation and for the word of thy righteousness. Deal with thy servant according unto thy mercy. Teach me thy statute. I am thy servant, give me understanding that I may know thy testimony. It is time for thee, Yahuwah, to work for
they have made void thy Torah. Therefore I love thy commandment above gold, yeah, above fine gold. Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. 121. I have done judgment and justice. Lead me not to mine oppressor. Surely for thy servant for good. Let not the proud oppress me. Mine eyes feel for thy salvation and for the word of thy righteousness. Deal with thy servant according unto thy mercy. Teach me thy statutes. I am thy servant. Give me understanding that I may know thy testimonies. It is time for thee, Yahuwah, to work. For they have made void thy Torah. Therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. To be right, and I hate every false way. To be right, and I hate every false way. Amen and amen. All right. Thank you, Brother Gary. At magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po again sa ating scripture study. And I hope you missed studying scripture with us. Dahil hindi po kami nakapag live last Monday. But today, we will continue our study on our Torah portion that we started last Sabbath, which is, ngayon ko lang to na-realize. All right. The Torah portion is Saweh, and it's actually the same as, kung naalala niyo po yung sa Exodus natin, Torah portion, pagkatapos ng Teruma, is Tetzaweh. All right. It's actually that same root word from the last part of that Torah portion. So it's Tsaweh. Okay, Tsaweh. At Tsaweh is, just a recap, Leviticus chapter 6, verse 8, up to the whole of Leviticus chapter 8. Okay? And last Sabbath, kung naaalala niyo po yung illustration na shinare ko, I hope you have pondered upon it. I hope naaalala nyo pa po yun. It's a very simple illustration of the creation and also the process of the Levitical priesthood initiation. Okay? So, yun po yung pinaralel natin. And chapter 6 talks about the Torah of the Ola offering. It also has the Torah of the Minka offering. It talks about the sin and guilt offering. And chapter 7 talks about the guilt offering as well. So
And chapter 7 also talks about the peace offering, Shalem. Okay, Shalem offering. So yan po yung pinag-aaralan natin. And just to give you a recap, yan po yung 1 to 4. And yan din po yung kinocover ng 6 to 8. But as I said, Leviticus 1 to chapter 6 verse 7, yan po yung student manual. Okay, yan po yung pangkalahatan. From chapter 6 verse 8 onwards to chapter 7, yun po yung parang teacher's guide or for the priests, priest guide. Okay? Kasi doon natin makikita yung Torah of the Ola, Torah of the Minka, Torah of Shilem, Torah of Kataat, and Asham. So yun po yung mga binaybay natin. All right, and I'm still studying sin and guilt offering, but I would like to share to you. Okay, we'll probably go deeper on this later on. This is the sin offering, kataat, and the trespass offering. Okay, so just by looking at the pictures, it gives me an illustration already. What it is. All right. Ket is the first letter from right to left po yan. Ket is actually a fence. Okay. Yan po ay, kung nakikinig po kayo sa New Every Morning, yan po ay isang fence. Okay. Bakit? Okay. New Every Morning, Leviticus chapter 23. Naghang ba tayo? Let me just check. Okay pa naman sa akin. Naghang yung screen. Sharing is post. Bring your shared. Sharing is post. Bring your shared window to the front. Ah, okay. Yeah. Okay. Let me share that. Okay. Is it still moving? All right. So we've got the sin offering and the pictures. As I see it, it's a fence, it's a basket, it's an ox head, and it's a sign. Okay, so ket, ket, tet, aleph, and tau. Now, a fence actually indicates division or one side, other side. So it just shows us pag may sin, ay merong, may na-offend. Okay, so merong division. The united. The basket obviously illustrates putting something in it. And the ox, makikita nyo, itong dalawang ito ay parehong may ox head. May parehong may aleph. And I believe that it pertains to the offering itself. Okay? And not only that, but it also shows us how we can connect back to Yahuwah because the ox head is symbolizes leadership and symbolizes actually Yahuwah himself. So what's interesting here in the trespass offering is the middle one. It's shin. Tama? Shin. Alin ko sa pagkabigas shin. Aleph, shin, mem. Now what's interesting is this, which is two teeth. Okay? Kahit kung titingnan nyo po yung modern Hebrew, it actually looks like two teeth together. And habang pinag-aaralan ko to at tinitingnan ko, just like, halimbawa, nakita natin to in the old times, nakita natin naka-drawing sa pader or naka-drawing or nakasulat para sa atin. As I looked at it, pag tayo ay may kasalanan and we are guilty of it, yung first reaction natin, how do we respond? Yeah. Napapaganon tayo. And I think it's purposefully that way. And as I said, it's how I see it. And mem is actually water. Okay? Water means washing, cleansing, or it also talks about direction.
Kasi pag may water, ibig sabihin, I mean, when a water is flowing, it goes a certain direction. But I think it's more about washing. Kaya nga po, the offering itself talks about our guilt, okay? Na pag sinabing, uy, nasunog mo yung tinapay. No, parang pag guilty ka, napapagano ka na lang. So that's really how I see why where there's two front teeth. But two teeth as well symbolizes as a pair, okay? So a trespass offering needs to fix the pair. So pwede rin ganun natin tignan. Okay? And as we have read in chapter 7, that the sin offering and or chapter 6, tama ba? 7 or 6, 7. The sin offering in 7:7, the sin offering and the trespass offering have one law. Okay? Verse 7:7. Sa kasulat dyan, one Torah for them, the priest that maketh atonement therewith shall have it. Okay, so that's one insight that I would like to share there. So while we have been discussing the Ola, the Minka, the Shelem, the Kataat, and the Asham, okay, alam nyo ba, naalala nyo pa ba yun? The Ola is the burnt offering, the Minka is the grain offering, Shelem is the peace offering, Kataat is the sin offering, and Asham is the guilt offering. So lahat ito, may offering, may inaalay. Now, there may be things that we may not understand bakit kailangan mag-alay ng hayop, but a lot of it is has symbolic meaning. Okay? Has symbolic meaning at yun yung tinutuntun natin. Yun yung pinag-aaralan natin. Yun yung we're digging deep into these meanings of these para mas maunawaan natin kung bakit inutos ng Panginoon sa kanyang Torah ang mga bagay na ito and bakit mauulit to in the millennial reign in as we can read in Ezekiel and Zechariah 14. And gagawin po uli natin before we enter the eighth day. Okay? So, I'm thinking this coming Friday and Saturday because yung Leviticus chapter 9, 10, and 11, napakadami po natin i-discuss about it. It talks about, it's another Torah portion which talks about Shemini. Sabi ni Mrs. Alma, Shemini, pag nagbibilang daw sa Hebrew. Pero yung Torah portion is Shemini. So, pareho lang naman ng vowels, either or. It's called Shemini. And Shemini means eight. Okay? Because in chapter 9, we will start on the eighth day. Okay? Yan po yung pinakasimula niya. And it came to pass on the eighth day. So, what I'm planning to do is use this weekend, instead of starting a new Torah portion on Shabbat, magsisimula po tayo this Friday because there's a lot to discuss. Chapter 11 pa lang, ang dami na nating i-discuss. And I encourage you to join us in Zoom if you want us to discuss these things. So, chapter 9, chapter 10, and chapter 11, we'll discuss all of these this coming weekend. So, this evening, we will be talking about the Haftorah of Leviticus chapter 6 to 8, yung Tzawe. Yun po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Alright? So open your scriptures to Jeremiah chapter 7. The Haftorah starts in verse 21, but I would like to read the whole chapter. And Brother Gary, can you do the honor of reading the whole of chapter 7 and chapter 8 verses 1 to 3? Mamaya na natin basahin sa chapter 9. Pero the whole of chapter 7 and then chapter 8 verses 1 to 3. All right. Jeremiah chapter 7. It's Yirmiyahu. Right? That's his name in Hebrew. Yirmiyahu, chapter 7 and until chapter 8, 1 to 3.
chapter 7, verse 1. The word that came to Yirmiyah from Yahuwah, saying, stand in the gate of Yahuwah's house and proclaim there this word and say, hear the word of Yahuwah, all ye of Judah, of Yehuda, that enter in at these gates to worship Yahuwah, thus saith Yahuwah of hosts, the Elohim of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, saying, the temple of Yahuwah, the temple of Yahuwah, the temple of Yahuwah are these. For if ye truly amend your ways and your doings, if ye truly execute judgment between a man and his neighbor, if ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt, then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Behold, ye trust in lying words that cannot profit. Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not, and come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations? Is this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith Yahuwah. Verse 12. But go ye now unto my place, which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people, Yisrael. And now, because ye have done all these works, saith Yahuwah, and I spake unto you, rising up early and speaking, but ye heard not, and I called you, but ye answered not, therefore will I do unto this house, which is called by my name, wherein ye trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Therefore, pray not thou for these people, neither lift up cry, nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. Verse 17, seest thou not what they do in the cities of Yehuda and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women and their dough to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Do they provoke me to anger, saith Yahuwah? Do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? Therefore, thus saith Yahuwah Elohim, behold, mine anger and my fury shall be poured out upon this place, upon man and upon beast, and upon trees of the field and upon the fruit of the ground, and it shall burn and shall not be quenched. Thus saith Yahuwah of hosts, the Elohim of Israel, put your burnt offerings and to your sacrifices and eat flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Mitzrayim, concerning burnt offerings or sacrifices. But this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your Elohim, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. But they hearken not, nor incline their ear, but walk in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Since the day that your fathers came forth out of the land of Mitzrayim unto this day, I have even sent unto you all my servants, the prophets, daily rising up early and sending them. Yet they hearkened not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck. They did worse than their fathers. Verse 27. Therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken unto thee, Thou shalt also call unto them, but they will not answer thee. But thou shalt say unto them, this is a nation that obeyeth not the voice of Yahuwah their Elohim, nor receiveth correction. Truth is perished, and is cut off from their mouth. Cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away, and take up a lamentation on high places. For Yahuwah hath rejected and forsaken the generation of his wrath. For the children of Yehuda have done evil in my sight, saith Yahuwah.
They have set their abomination in the house which is called by my name to pollute it. And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither came it into my heart. Therefore, behold, the days come, saith Yahuwah, that it shall no more be called Topheth, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter, for they shall bury in Topheth till there be no place. And the carcasses of these people shall be meat for the fowls of the heaven and for the beasts of the earth, and none shall fray them away. Then will I cause to cease from the cities of Yehuda and from the streets of Jerusalem the voice of mirth and the voice of gladness and the voice of the bridegroom and the voice of the bride, for the land shall be desolate. Chapter 8, verse 1. At that time, saith Yahuwah, they shall bring out the bones of the kings of Yehuda and the bones of his princes and the bones of the priests and the bones of the prophets and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their graves. And they shall spread them before the sun and the moon and all those of heaven whom they have loved and whom they have served and after whom they have walked and whom they have sought and whom they have worshipped. They shall not be gathered nor be buried. They shall be for dung upon the face of the earth. Last verse. And that shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places where I have driven them, saith Yahuwah of hosts. Praise Yahuwah for the reading of his holy word. Thank you, Brother Gary. Let's go to Yahuwah in prayer. Our Father, Yahuwah, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Our Elohim, Abba, our Creator, our Master, our Redeemer, our Savior. We thank you, Father, for tonight. We thank you, Father, for sustaining us all throughout half of the week. We thank you, Father, for your blessings upon us. And we thank you for this evening. And once again, we can study your word. We thank you, Father, for the book of Yeremiahu. And thank you, Father, for the things that we study in the book of Vayikra. I pray, dear Father, that as we go through this prophecy by Yirmiyahu, I pray, dear Father, keep us, help us in understanding what the Israelites have done. Help us to understand your character. Help us to understand, Father, the truth that we need to know. And help us, Father, to tread the old paths. We continue to ask, Father, help us not to be like them, because we know that in the past, ay naging tulad na po kami nila at naging matigas ang aming puso. But bagko sa iyong biyaya, ay patuloy mo pa rin kami binigyan ng pagkakataon na maunawaan namin, Panginoon, ang iyong batas, ang iyong Torah. And dalain ko, Panginoon, na sa aming pag-aaral ngayon ay mas maunawaan namin kung ano ang dapat namin mga sundin. At hindi lamang ang mga ritual na kailangan namin gawin, pero maayos ang aming puso na matuto kami, Panginoon, na mahalin namin ang aming mga kapwa at matuto kaming mabuhay ng ayon sa iyong salita. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. And please organize my thoughts and Brother Gary's thoughts and give us the right words to say. And I pray, dear Father, na let the Ruach HaKodesh guide us into all truth as we study your word. Please bless your people as we once again, as they listen, and we pray, dear Father, we commit the rest of the evening into your hands. Thank you so much. We give you all the glory and praise. We magnify your Torah. All of these things we ask and pray in Yahushua HaMashiach. Amen and amen. All right. So the Torah portion of this Leviticus chapter 6, that Tzaweh, actually starts in verse 21 of chapter 7, okay? Where we can see there in verse 21, sabi po dito, thus saith Yahuwah of Sabaoth, the Elohim of Yisrael, put your burnt offerings unto your sacrifices and eat flesh. Now, let me read this in a different version para mas maintindihan natin ang mas malinaw natin makuha yung sinasabi niya dito. It says in the Christian Standard Bible, this is what Yahuwah
of Sabaoth, the Elohim of Yashareel, says, add your burnt offerings to your other sacrifices and eat the meat yourselves. For when I brought your ancestors out of the land of Egypt, I did not speak with them or command them concerning burnt offering and sacrifice. Now, baka malito tayo dun sa sinasabi, but it's actually reiterating yung tunay na inutos ng Panginoon, which is in verse 23, sabi niya, but this thing commanded I them. Ito talaga yung totoo. Ito talaga yung kinuman ko. Alright? Because the people have been doing burnt offerings, they've been doing the sacrifices, they've been doing the rituals, like Olam, Minka. Isipin natin, this is actually around from Moshe, that's 1400 BC up to 500 BC. That's approximately, let's say, 800 to 1,000 years na yun nakalipas. Kaya grabe ang biyaya ng Panginoon. Grabe ang kanyang pagpapasensya sa mga taong to. Because later on, when we go back and track history dito sa mga sinasabi niya in the earlier verses, we will realize na pinagpapasensyahan sila ng Panginoon at binibigyan sila lagi ng second chance. Okay? Now, in verse 23, sabi niya dito, but this thing commanded I them, saying, okay? Obey my voice, and I will be your Elohim, and you shall be my people, and walk you in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. And they may say, sumusunod naman kami, Panginoon. Ginagawa naman namin yung burnt offerings. Ginagawa naman namin yung shelem, yung peace offerings, yung sin offerings. Ginagawa namin yan. But Yahuwah would say in verse 24, but they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Ito yung napakasaklap na sinabi ng scriptures patungkol sa kanila. Na imbis na umabanti sila in their being kodesh or being set apart, ay paatras sila. Actually, pabalik pa din sila ng Egypt. Alright? Yung gawin nila sa Egypt, yung pa din yung naia-apply. And I think it also is a reminder to us because we've been asked to step out of Babylon. I hope na makita natin yung relevance sa atin na huwag na tayong bumalik dun sa mga dati nating gawin. Because as we learn Torah, we have to admit that sometimes it becomes a ritual already. It becomes a routine. Okay? Parang yung mga burnt offerings, nagiging ritual na lang. Nagiging, magsisinungaling ako. Kaya ko naman bayaran to ng hayop eh. Nagiging ganun na. At hindi natin nakikita yung totoong meaning no kailangan nating gawin ay sumunod tayo sa Panginoon na galing sa puso. Alright? Now, why did I ask Brother Gary to read chapter 7? Because it's a profound chapter. Actually, maganda pa nga yung chapter 6 kasi dyan natin kinuha yung pangalan natin in verse 16 of chapter 6. Just go one chapter before. Sabi niya dyan, thus, let me start with verse 13. For from the least of them, even unto the greatest of them, everyone is given to covetousness. Okay? And that's what's happening in our generation today. Covetousness. Ano nakikita natin sa YouTube? Ano nakikita natin sa Facebook? Puro advertisement. Covetousness ng phone, covetousness ng gadgets, covetousness ng kung ano-ano. So many things we can covet about. And nakakalimutan natin, yung main purpose natin dito sa lupa is to glorify Yahuwah. Alright? And ganun ang nangyari sa kanila. Now think about this. Nung pinili sila ng Panginoon, if we go back to our lessons before in Deuteronomy, nasabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng lupa. At yung lupang yun, aasa kayo sa akin sa ulan. Dahil kapag umulan, tutubo yung grains nyo. If you remember our study about the Minka offering, tutubo yung grains. And eventually, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ang nagpalago nun. Alright? Let's put our position dun sa position ng mga Israelites. So, kaya inaako ko na hindi natin ginawa ang patubuin. Meron kaming ampalaya dito sa balcony. Hindi po kami ang nagpapatubo dyan. Ang Panginoon ang nagpapatubo dyan. And we can never claim na tayo ang nagpapatubo ng mga halaman. Tama?
And actually, yan ang napakagandang pag-aaralan natin in Leviticus chapter 11. Okay? Na ang source ng pagkain natin from the very beginning, if we study Genesis, from the very beginning, Adam and Eve, ang sabi ng Panginoon sa kanila, every fruit-bearing tree shall be meat for you. Shall be, I believe the word is lekem. Okay? Shall be food for you. At ganun po dinisenyo ng Panginoon yung pagkain natin. Na pag nanggaling sa lupa, wala tayong ibang magagawa kundi maghintay lang ng tumubo. And in the Garden of Eden, they had abundance. But when they came to the wilderness, wala silang tutubo. Wala, nandun sila. Sojourner sila. So anong nangyari? Nagpadala ang Panginoon ng mana, imbis na galing sa lupa, paangat, galing sa langit, pababa. So it's still Yahuwah who provided. Pero if you read the book of Joshua, nung pagpasok nila at kumain sila ng corn, ng land, tumigil po yung mana. Dahil lahat ng kakainin nila will be coming from the ground. And that is actually related to Leviticus chapter 11. Hintayin niyo po yan. Pero ang disenyo po ng Panginoon, isang kakainin natin yung mga gulay-gulay. Alright? At dyan tayo aasa, yung galing sa lupa. Pero ang tao kasi naging covetous. So ano nangyari? Nagtayo ng mga city. Kaya nga, kung titingnan mo rin sa Pilipinas, wala nang masyadong farming. I mean, may mga farmers pa rin tayo, but kung titingnan nga natin, dapat sila yung mayayaman eh. Pero bakit sila yung mahihirap? Kasi napunta na sa city lahat and eventually, kinukuripot yung bigas natin and sad to say, kumukuha pa tayo ng bigas from other countries at hindi talaga natin sinusuportahan yung mga farmers natin. But the truth of the matter is, kung titignan nyo, tayo mga Pilipino, napakalakas natin sa kanin. Kaya kung titignan natin, dapat yung mga farmers natin na umaani ng kanin, dapat sila yung mayaman sa sobrang lakas natin kumain ng kanin, mga Pilipino. Diba? Pero bakit hindi yun yung nangyayari? Because there's covetousness happening. Even in the government level, there's covetousness na kahit yung produkto nating mismo, nating mga sarili, ay kinukuripot nila because, yun nga, may problema with the covetousness system. At hindi na yun ang naging main source of income, kundi ang naging main source of income, yung mga technology, marami ng iba. Pero take note, pag nagunaw lahat yan, sila ang yayaman. Sila ang yayaman. Bakit? Babalik tayo sa agriculture. Babalik tayo sa farming. Pag tayo ay bumalik na, pag nasira na ng Panginoon lahat, and the earth is renewed, kaya nga, nung pandemic, kung papansin niyo, kahit hindi mananampalataya, kasi kahit yung mga kasama ko sa opisina, natuto magtanim. At yan ang mga hobby nila ngayon. Pag nag-uusap kami sa group, abay, pinapakita nila yung kanilang mga okra, kanilang mga hindi mananampalataya yun, ha? Because it makes sense na kapag nawalan tayo lahat ng trabaho, lahat tayo babalik sa lupa. Lahat tayo aasa sa lupa at sa mga hayop, kung may hayop man tayo, pero doon tayo aasa. Alright? Pero yun nga, ang naging problema, balik tayo dun sa Deuteronomy. Sabi ng Panginoon, pag binigay ko sa inyo yung lupang yun, ay aasa kayo sa akin. At kung susunod kayo sa aking mga batas, sabi ng Panginoong Yahuwah, kung susunod kayo sa akin, ako ang magpapaulan. Kasi sabi niya in Deuteronomy chapter 10 or 11, if I'm not mistaken, sabi niya, yung mata ko is 24/7, from the beginning of the year, sasabihin ko sana January to December, from the beginning of the year to the end of the year, nandyan ang aking attention sa lupa na yan. Kaya nga kung titignan nyo, nung nagkasala sila, sinong tinanggal? Yung tao, hindi yung lupa. Okay. Nakita nyo kung paano pinagpahinga ng Panginoon yung kanyang lupa. At kung paano kayang i-withhold ng Panginoon yung blessing dun sa lupa. Pero sabi niya in verse 13, from the least, balik tayo sa Jeremiah chapter 6, hanggang doon sa government level,
to the society level, to the family level, to the individuals, sabi niya, one is given to covetousness. And from the prophet, even to the priest, everyone dealeth falsely. Yun yung nakakalungkot. Yun yung sobrang nakakalungkot na pati yung mga nagtuturo ng salita ng Panginoon at yung nangangalaga doon sa Kodesh things or yung mga priests. Sabi niya dyan, they're dealing falsely. Bakit? Kung pag-aaralan po natin ang history, especially when they came into the Greek Empire, lalo na yung mga nangyari, di ba nagalit ang Panginoong Yahusha? If you remember that story, when he went into the temple, he threw out the money changers. It's actually the treasury nung temple. Bakit siya nagalit? Because people were using ginawa nilang marketplace, and they would even say yung pera mo ang pangit, papalitan natin ng maganda, or wala kang shekel, hindi tinatanggap yan dito. Meron na silang mga money changers doon sa panahon na yon. So nagkaroon ngayon ng pagkakakitaan doon sa tabernacle na dapat ay para pang-alay yung mga bagay na nandun. So basically, sabi niya dito, pero naka Jeremiah pa lang tayo. All right? Sabi diyan in verse 14, they have healed also the hurt of the daughter of my people slightly, saying peace, peace, where there is no peace. Pang ano lang yung peace. Superficial lang. Hypocrisy. All right? Pang ibabaw lang. Mukhang okay, pero sa loob, bulok. All right? Verse 15, were they ashamed when they had committed abomination? Nay, they were not at all ashamed, neither could they blush. Therefore, they shall fall among them that fall. At the time that I visit them, they shall be cast down, saith Yahuwah. Verse 16, thus saith Yahuwah, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths. Now, what's the old paths? Hindi po yan yung basta-basta pangalan lang natin, ha? Pero yan yung ginagamit natin because the old paths is the Torah. The old path is Genesis, just to make it we're on the same page. It's Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kasi a lot of people would say yung Torah, instructions yan. Not necessarily the five books of Moses. I would disagree because the five books of Moses is where we can find the Torah, where we can find the commandments, where we can find the foundational truths of His creation. Okay? At nandiyan po lahat ng old paths. So anything that goes against Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, hindi po yun old paths. Okay? Anything that goes against that, we have to test. Kailangan mag-align lahat doon sa limang librong yon. All right? And sabi niya dyan, where is the good way? And walk therein, and you shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Okay? Tapos sa last part of verse 19, sabi niya dyan, because they have not hearkened unto my words, nor to my Torah, but rejected it. Okay? Tapos makikita natin dito, laging nagpapaalala ang Panginoon. In chapter 7, sabi dyan, the word that came to Yirmiyahu from Yahuwah saying, stand in the gate of Yahuwah's house and proclaim there this word and say, hear the word of Yahuwah, all you of Yehuda that enter in and these gates to worship Yahuwah. Okay? And then in verse 3, let me just go to the middle verse. Amend your ways and your doings and I will cause you to dwell in this place. Binibigyan pa sila ng chance na ayusin yung kanilang gawi. Sabi niya dyan, verse 4, trust ye not in lying words saying, the temple of Yahuwah, the temple of Yahuwah, the temple of Yahuwah are these. Now, ito yung mga
Actually, in other versions, sabi dyan, thrust ye not in chanting these words. Kasi nga, naging marketplace na. Naging, sabi niya dyan, it's become a den of robbers. Naging merchandise na yung kanyang lugar na dapat, Kodesh, dapat nire-respeto ng lahat. Pero anong nangyari? Nagkakabayaran na. May kasalanan ka. And I was watching this documentary last night about the Catholic Church, and it's no different. Okay? The Roman Church. It's no different. Bakit? Sinasabi natin, nung dati tayo dun sa dating reliyon natin, pag namatay tayo, pupunta tayo ng langit. Yeah. Actually, sa kanila galing yung doktrina na yun eh. Yung doktrina nila, may purgatorio lang. Pero sa atin, dati, tinanggal lang natin yung purgatorio, diretso na tayong langit. Bakit ngayon tayo naging against doon? Kasi itong mga Romano, anong ginawa nila? Yung purgatorio, pwede mong bayaran. Actually, pwede mong bayaran, hindi ka nadadaan ng purgatorio. Akalain mo kalokohan itong mga taon to. Pero tinatakot nila ang simbahan. Okay? Tinatakot nila yung mga pumupunta sa simbahan. Sasabihin nila, actually dito nanggaling yung pag-aalay ng bata. Kaya po maraming nagiging sakristan. Okay? Sa mga naging sakristan dyan. Dyan po yung galing. Para hindi ka makarating, hindi ka magtagal sa purgatorio, ibigay mo yung anak mo. Okay? Ibigay mo yung anak mo sa church. Eh dahil nga sa kahirapan ng buhay dati, anong ginagawa ng mga tao? Willing silang ibigay yung kanilang mga anak. I mean, there's a lot of ways na kinuha din nila doon sa mga pagan ways. At ganito po yung nangyari dito sa Jeremiah. Nagkakabayaran na. Okay? Na may kasalanan ka? Maganda ba yung hayop mo? Sige, bigay mo na yan. And yung tao, imbis na nagbabago yung puso, anong ginagawa? Dahil marami akong hayop, o marami akong grain, o marami akong kayamanan, eh, bayaran na lang natin. So, ganun po yung nangyari, na imbis na babago within, yung panlabas lang ang binabayaran. Alright? So, sabi po dito, in verse 5, inulit na naman niya, "For if you truly amend your ways and your doings, if you truly execute judgment between a man and his neighbor, if you oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other Elohim to your hurt, then will I cause you to dwell in this place." Sinasabi ng Panginoon, bigyan ko kayo ng pagkakataon magstay. Pero anong ginagawa nila? Hindi sila naniniwala. Hindi nila binabago yung kanilang magagawi. Kaya nga sabi niya dyan in verse 8, "Behold, you trust in lying words that cannot profit." Sino tong mga lying words na to? Ito yung mga prophets. Ito yung mga priests. Sabi dyan, "Will you steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom you know not, and come and stand before me in this house which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations. Is this house which is called by my name become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith Yahuwah." Verse 12. Ginamit niya itong example. "But go ye now unto Shiloh, unto my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people, Yashareel." Now, to give you a background, nung when they conquered the land after Joshua, hindi po diretsyong Jerusalem. Actually, ang naglagay sa Jerusalem ay si King David na. Okay? Ang Panginoon ang naglagay doon. Yun yung pinili ng Panginoon. But prior to Jerusalem, it was Shiloh. Okay? Diyan po nilagay ng Panginoon. Diyan nila nilagay yung tabernacle. Pero anong ginawa nila diyan? Okay? Let's go to Judges chapter 18. Judges chapter 18. Okay. Judges chapter 18. In verse 30.
Okay, I'll start with verse 30. Ito na po yung mga Danites at si Micah. And the children of Dan set up the graven image, and Jonathan, the son of Gershom, the son of Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of Dan until the day of the captivity of the land, and they set them up in Micah's graven image, and they set them up Micah's graven image, which he made all the time that the house of Elohim was in Shiloh. All right, so makikita natin dyan na alam na nila na nandun, but they didn't care. They would put idols, they would put these graven images na kahit na magkatabilang sila ng church or ng tabernacle. All right, ng Panginoon. And then we can see in 2 Samuel chapter 4, 2 Samuel chapter 4, makikita natin dyan yung kinuha ng mga Philistines yung First Samuel chapter 4, not 2 Samuel chapter 4. First Samuel chapter 4. Okay, the whole chapter is talking about how the Ark of the Covenant was taken. So I'll just read from verse 3. Sabi dito, and when the people were coming to the camp, the elders of Yasharel said, wherefore hath Yahuwah smitten us today before the Philistines? Let us fetch the Ark of the Covenant of Yahuwah out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies. Now, istignan nyo to. Kahit yung Ark of the Covenant, akala nila anting-anting. Ganun ang tingin nila dun sa mga articles or sa furniture ng temple, ng tabernacle, akala nila mga anting-anting to, that they did not really understand yung mga inutos ng Panginoon sa kanila ng Panginoon sa kanila mga fathers in the book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So dito feeling nila, oy, may anting-anting. Kunin natin yun. Mananalo tayo pag kinuha natin yun. Verse 4, so the people sent to Shiloh that they might bring from thence the Ark of the Covenant of Yahuwah of Sabaoth, which dwelleth between the cherubims, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the Ark of the Covenant of Elohim. And when the Ark of the Covenant of Yahuwah came into the camp, all Israel shouted with a great shout so that the earth rang again. Pero fast forward po tayo, verse 10, sabi dito, and the Philistines fought, and Yasharel was smitten, and they fled every man into his tent, and there was a very great slaughter, for there fell of Yasharel 30,000 footmen, and the Ark of Elohim was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain. And makikita natin dyan, verse 12 onwards, na napunta po sa mga Philistines itong Ark of the Covenant. Okay? Bakit? Kasi feeling nila anting-anting. Pero when you read verse 12 onwards, makikita natin dyan na dyan nyo po makikita na pati yung, actually, in chapter 5, makikita natin na dyan niya papatumbahin si Dagon. Okay? Yung Ark of the Covenant. So Yahuwah would take care of his own Ark. Okay? Pero we can see yung degradation of knowledge na itong mga taong to, akala nila ang mga bagay na ito ay mga anting-anting lang, at akala nila, nakalimutan nila yung totoong utos na makinig tayo doon sa utos ng Panginoon. Alright? Kaya sabi nga din, balik tayo ngayon sa Jeremiah chapter 7. Sabi niya in verse 12, but go ye now unto my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Yasharel. Mapapansin natin, namatay si mga anak ni Eli, and eventually namatay din si Eli, priest ng Panginoon. Verse 13, and now because you have done all these works, saith Yahuwah, and I spake unto you, rising up early and speaking, but you heard not, and I called you, but you answered not. Therefore will I do unto this house, which is called by my name, wherein you trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. At pinrophesy na po ng Panginoon, verse 15, I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Bakit? Because they were doing a lot of abomination.
grabe, no? And kung dun sa dati nating reliyon, sabihin natin, grabe naman yung Israelites at tigas ng ulo. Actually, ganun din po tayo. We have that human nature na tumigas ang ating puso. And take note, sabi niya dito in verse 18, they gather wood, fathers kindle the fire, the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven. Brother MB, hindi na kami sumasamba kay Mama Mary. Now, the question is, have we truly gotten out of Babylon? Kasi marami pang worldly things na kailangan tayong alisin sa ating buhay. We may be unaware of the things that we're doing. Kaya nga po kailangan natin lagi araw-araw saliksikin ang scripture at unawain ano bang gusto ng Panginoon para sa akin. Otherwise, ganito tayo ang mangyayari. Bakit? They were living beside the tabernacle. Nandun sila sa Jerusalem. Pero anong ginagawa nila? They were provoking Yahuwah. Alright? They were provoking Him to anger. Kaya nga sabi nila in verse 19, do they provoke me to anger, saith Yahuwah? Do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? Marami ngayon tao, and this is a fact. I've seen this in church. Nakita ko po ito. Maraming tao ngayon nagki-claim, nagpipraise, nagpipraise and umaawit para sa Panginoon. But when we ask them about, have you read scripture? They have no idea what we're talking about. Kasi nasanay po tayo dun sa sistema na pupunta lang tayo sa church, nabawasan na tayo ng kasalanan, tapos na. But the question is to us now, how much do we know? Gaano po natin kakilala ang Panginoon ngayon? Because that is what Yahuwah is requiring from us. Hindi po tayo basta-basta pupunta ng langit na sumusunod lang sa okta. Okay? Or sa pagiging Baptist natin. Hindi na po yun ang case ngayon. It's more of, what doth Yahuwah require of thee? Micah 6:8, favorite ni Brother Danny. He has shewed thee. O man, what is good? And what doth the Lord, what doth Yahuwah require of thee? But to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy Elohim. To do justly. How just are we in our everyday living? Okay? Lahat po ng aspeto ng buhay sa pagdadrive, sa pag-communicate natin sa ating mga customer, sa pag-communicate natin sa ating mga boss, in every aspect, are we doing justly? And are we loving mercy? And are we walking humbly before Elohim? Ano sabi niya dyan in verse 25? Sabi niya, daily, okay, even sent unto you all my servants, the prophets, daily rising up early and sending them. Yet they hearken not. Baka masyado tayong busy sa trabaho. Hindi na tayo nakakapag-aral ng salita ng Panginoon. Malaking problema yan. Because if we're not putting effort in knowing Yahuwah, hindi natin pwedeng sabihin on Judgment Day, Panginoon, pagod ako araw-araw eh. Kasi siya naman ang nagbibigay sa atin ng lakas eh. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, ng hangin. Alam niyo, napakagandang pag-isipan yan, yung nagbibigay ng hangin. Kasi if you study scripture, bago pa po ginawa ang mundo, okay, it was all water. It was all water. Genesis chapter 1, and the Ruach of Elohim moved upon the face of the waters. Okay? So it was all water. What did he do? He moved the waters to create land and air for you and me. Ganun tayo ka-importante sa Panginoon. Pero hindi natin nakikita yun. Hindi natin nakikita kung gaano tayo ka-importante sa Panginoon. Because we're playing gods at kung anong gusto ko, yun ang importante. We're playing gods. And that's when sin started. But if we realize na may creator tayo at may bumubuhay sa atin at may nagbibigay sa atin ng hininga, we will give time to our creator. And giving time to our creator is studying His Word. Kasi malayo na tayo eh.
sobrang layo na natin sa Panginoon. Kung dati kausap ng Panginoon si Adan at si Eva, ngayon, ito na. Binigay na ng Panginoon yung kanyang salita. Dito tayo mag-usap. Pero sasabi, maraming tao nagsabi, close naman kami ni Lord. Oh. Pag tinanong mo about scripture, walang alam. Ay, alam na ng Panginoon yun. Basta close kami ni Lord. Diba? Ganyan ang tao. But true closeness is understanding His word. Understanding the Mishkan, understanding the priestly lineage. Bakit? The priest, not the priestly lineage, the priestly order. Bakit importante yun? Because we will become kings and priests. At kung hindi tayo handa, ay hindi tayo ilalagay ng Panginoon doon. We have to understand the priestly initiation rites. Pag hindi natin naintindihan yun, paano tayo ipopromote ng Panginoon later on? We'll tackle that Friday and Saturday para mas maintindihan po natin kung bakit kailangan natin maintindihan itong mga steps na to. I'll go to verse 27 and 28. And Brother Gary, if you have anything, let me just finish 28 and feel free to add. Verse 27, therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Thou shalt also call unto them, but they will not answer. Verse 28, but thou shalt say unto them, this is a nation that obeyeth not the voice of Yahuwah their Elohim, nor receiveth correction. Yun yung masaklap eh. Yung ayaw tumanggap ng pagkakamali. Ayaw magpakorek. And the word here, truth is perished and is cut off from their mouth. Sabi ng Panginoong Yahusha, I am the way, the truth, and the life. Okay, the word truth here is actually the word imuna. Okay? Diyan yung imuna, where the root word amen comes from. Okay? Aleph, mem, nun, hey. Aleph, mem, nun, hey. Okay, the word amen comes from the aleph mem nun. Imuna means, okay, pag tinignan niyo po ito sa internet, it will describe faith. But it's more than that. Pag tinignan niyo sa Strong's Concordance, it talks about firmness or established. So kung pagsasamahin mo po itong mga meaning na to, it talks about Yahuwah's faithfulness to us. Okay? Yung firmness, yung imuna actually comes from us, should be coming from us. Pero, ang problema, wala na eh. Wala na yung truth na yun. Wala na yung katotohanan na yun na, I'll give you an example. Itong pananampalataya natin. Halimbawa, nahuli kayo dyan ng mutawa. Nagtutora kasi kayo eh. Nahuli kayo ng mutawa. Sabihin nila, pupugutan namin kayo ng ulo. Now, dito po natin matitest kung gaano tayo katibay sa pananampalataya. Because you can say, you can argue in your head, may pamilya ako, paano mabubuhay ang mga mahal ko sa buhay, and alam ko maintindihan naman ako ng Panginoon. So, you would just say, we can easily reject what we believe in. Pero when we talk about imuna, it's the firmness of what we believe in. So, life or death, even death comes knocking at the door, firm tayo. Just like in Maccabees chapter 6 and Maccabees chapter 7, kasamin lang, hindi kami kakain ng baboy kahit anong gawin nyo sa amin, kahit torturin nyo kami. And you read 4 Maccabees, it talks about their reason over their passion. And that's the firmness of what they believed in. That's the truth in them. The Torah living in them. Pero sabi dito, the imuna is perished. Wala na. Wala na talagang naniniwala sa akin. Yung totoong naniniwala sa akin, na yung firm yung foundation nila galing sa Torah, wala na. And sabi dyan, and is cut off from their mouth. Wala na tayong nakikita. So, let's ponder upon these words. Kasi ito yung nangyari sa mga Israelites. Eh. Ngayon, tayo baliktad. Nalaman natin ngayon na nagkamali tayo. So, how willing are we
to be firm in our faith, in our belief na ito talaga. Kasi marami na pong umalis. Marami nang naging against sa atin. Hindi na kayo naniniwala kay Jesus. Hindi na kayo naniniwala ng ganito, ganyan, ganyan. Ayaw na namin sa inyo. Weekend pa. Hanggang saan tayo mananatili at magiging firm sa ating pananampalataya. Remember, sabi ng Panginoon, ask for the old paths. Where is the good way? And you shall find rest for your souls. Hanggang saan? Kasi tatamaan at tatamaan yung gusto natin eh. Sasabihin, ay, hindi na yan tama yung sinasabi ni Brother MB, sinasabi ni Brother Gary. Bakit? Kasi, ano na yan eh, against na yan sa sinasabi ng church ko. So, ibig sabihin, meron tayong pinaniniwalaan na ruling body. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, ayaw natin paniwalaan. Alright, Brother Gary, anything you would like to add? Magandang gabi po. Thank po sa inyong lahat. Okay, marami po tayong matututunan sa mga pinag-aaralan natin. Alright, let's go back sa ating verses. 1 Kings chapter 7. Alright, 1 Kings, sorry. Jeremiah. Bakit ako nasa 1 Kings? Jeremiah. Jeremiah. Chapter 7. Alright, I believe nadaanan na natin kung sino si Jeremiah last time na nagkaroon tayo ng hapara. Alright? And he's talking about sa Judah. Now, just to give you a maribayo, si Prophet Jeremiah po, nagsasalita siya sa Southern Kingdom. And this happens nung after masakop ng Assyrian Empire yung Northern Kingdom. Binabalaan niya ngayon yung Judah, yung Southern Kingdom, na ito rin ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo bumalik sa Panginoon. Alright? So, yan po yung message ni Prophet Jeremiah. And bakit konektado ito sa ating Torah portion, which is, ang pinag-aaralan natin sa ating Torah portion is yung mga priest, yung sanctification ng priest. Alright? If you remember, nung Saturday, yun po yung pinag-aaralan natin. Patungkol po kasi ito, if we are the kingdom of priests, dapat alam natin na dapat hindi tayo lumalayo sa utos ng Panginoon. Okay? Unfortunately, ganito po ang nangyari sa panahon nila Prophet Jeremiah. May mga responsibilidad tayo bilang mga kingdom of priests, bilang mga priest ng Panginoong Yahuwah. Responsibilidad natin unang-una na kilalanin kung sino yung totoong Panginoon, and responsibilidad natin na magturo ng salita ng Panginoon and ipamuhay yung salita ng Panginoon. Hindi lang basta inaaral natin, hindi lang basta head knowledge, kundi dapat na ipapamuhay din po natin yung mga natututunan natin. Alright. So, that is the background nung ito yung setting nung ating binabasa ngayon ng Jeremiah chapter 7. Now, binasa natin yung buong chapter and napakaganda na ma-set yung context ng buong chapter bago tayo pumunta dun sa chapter sa verse 21, which is yan po yung start nung pagkahati nila ng Haftara portion. Ang sabi dyan sa verse 21 is, "Thus saith Yahuwah of hosts, the Elohim of Israel, put your burnt offerings unto your sacrifices and eat flesh, for I spake not unto your fathers nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt." And yun yung sinasabi ni preacher kanina, huwag tayong malilito kasi kung titingnan nyo, hindi ba talaga kinuman ng Panginoon na mag-offer ng sacrifice? Right? That's the question in there in verse 22. "For I spake not unto your fathers nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt." Hindi ba talaga kinuman ng Panginoon? And kung babalikan natin yung mga pag-aaral natin previously, remember, nung nandun sila sa Egypt, ang paalam lagi ni Moshe tsaka ni Aharon kay Parao, eh sabi niya, payagan mo na yung mga tao namin, yung mga Israelites, na umalis ng lugar nyo kasi mag-o-offer kami ng sacrifices. Alright? Mag-o-offer kami. Isa po sa mga example dyan para maalala natin, if we go back sa Exodus chapter 10. Exodus chapter 10. And mamaya po, makikita po natin kung bakit ganito yung context nito. Exodus chapter 10, verse 25, ang sabi po dyan, "And Moshe said, Thou must give us also sacrifices and burnt offerings that we may sacrifice unto Yahuwah, our Elohim." So kausap ni Moses si Pero, na ito yung sinasabi niya, hindi ba talaga
inutos ito or mali yung pagkakaunawa natin. So kung titingnan nyo, ang sabi ng Panginoon, I spake not to your fathers nor commanded them in the day that I brought them up on the land of Egypt concerning burnt offerings or sacrifices. Nagkukontrahan ba yung sinasabi ni Prophet Jeremiah? Compare dito sa sinasabi ni Moshe sa Shemot, sa Exodus? Definitely hindi. It's just mali lang po, misinterpret ng tao kung ano yung inuutos niya rito. Okay? Basically, sinabi niya sa Exodus, pinapaalam ni Moses kay Pero, please, bigyan mo kami ng sacrifices kasi aalis kami at magsasacrifice at mag-aalay kami sa aming Panginoong Yahuwah. Alright? In Exodus chapter 24, nangyari po yung offering na yan. Chapter 24 verse 5. Exodus chapter 24, ang sabi po dyan, verse 5, and he sent young men of the children of Israel which offered burnt offerings and sacrifice peace offerings of oxen unto Yahuwah. So basically, kinaman po yung offerings. Now, ano ang issue rito sa verse 22 ng Jeremiah? Okay? That raised a question, ano ba talaga ang sacrifices? Ano ba talaga ang sacrifices? Kasi the whole context pag binasa natin yung favorite verse kanina ni Brother Daniel, yung sa Micah, all right? Pag binalikan natin yung sa 2 Samuel kay sa panahon ni King Saul at pag binalikan pa natin yung ibang mga verses na sinasabi niya na to obey is better than sacrifice. So pwede po nating makita dito itinuturo sa atin ng pangkat ng Panginoon na napaka-importante nung principles kaysa mismo doon. I'm not saying na hindi importante yung commandments, but what I'm trying to say is, dapat mas maunawaan natin kung ano yung principles doon sa ginagawa at inuutos ng Panginoon. Alright? Baka kasi dumating sa point na masyadong nagpo-focus, which is nangyari nga sa panahon ng Israel, masyado silang nag-focus doon sa sacrifices, and ito po yung sinasabi ni preacher kanina, na naging routine na lang. Andiyan po yung alam nating term ngayon na naging legalistic na lang. Alright? Hindi talaga nauunawaan yung principles ng sacrifices. Bakit? Before verse 21, ang sabi po dyan ng Panginoon sa chapter 7 ng Jeremiah, verse 4, trust ye not in lying words, saying the temple of Yahuwah, the temple of Yahuwah, the temple of Yahuwah are these. Alright? For if you truly amend your ways and your doings, if you truly execute judgment between a man and his neighbor, if you oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after the other gods to your hurt, then will I cause you to dwell in this place. And verse 3, ang sabi niya, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. So, ang focus kasi na divert doon sa sacrifices. Kaya sinasabi ng Panginoon sa verse 22, hindi ko ikinuman diyan kasi nami-miss ninyo yung totoong essence, yung totoong context, yung totoong principles ng pag-aalay. Kaya pagdating po sa Brit Hadashah, if you read Apostle Paul writings, ang sinasabi niya, hindi kayo maliligtas ng batas. Which is pag naunawaan natin ang mas malalim, hindi naman talaga. We are saved by faith. And if you have that faith, then you have the desire to obey kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. We don't put our trust on the offerings, on the sacrifices. We put our trust sa Panginoong Yahuwah. Alright? So, ito po yung sinasabi niya rito sa verse 22. Okay. I'll jump on verse 30. Meron pong sabi po sa verse 30, for the children of Yehuda have done evil in my sight, saith Yahuwah. They have set their abomination in the house which is called by my name to pollute it. Ano pong ibig sabihin niya rito? Sabi niya, the children of Yehuda done evil in my sight. They have set their abomination in the house which is called by my name. Anong ibig sabihin? Merong Diyos-Diyosan doon sa loob ng templo. Yung pinagawa ni Haring Solomon, meron mismong Diyos-Diyosan doon. Paano po natin makikita yan? Alright, if you open your scriptures, pinagawa po ito ni Haring Solomon. We can read that in 2 Chronicles, chapter 34. Chapter 34.
I think it's not in Chronicles. I think 2 Chronicles chapter 34 is this is the time na sinira po ni King Josiah yung mga may mga yung mga Diyos-Diyosa na to. All right? I believe yung pinagawa ni Haring Solomon yung mga yung sila Molech hold on. First Kings chapter 11. Sorry for that. First Kings chapter 11. All right. I'll read verse 7. Sabi po dyan, then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. Okay? So pinatayo kasi bakit po natin binabasa ito? Kasi yung Topet mamaya at yung Valley of the Son of Hinnom is ito po yung Diyos-Diyosan na sinasamba nila rito. Si Molech, which is the gods of Ammonites. Alright? Ang sabi niya dyan, balik tayo dun sa Jeremiah, ang sabi niya dyan sa verse 30, for the children of Yehuda have done evil in my sight, saith Yahweh, they have set their abomination in the house which is called by my name to pollute it. So basically, dun sa binasa natin sa 1 Kings, si Haring Solomon mismo. This is the end part, latter part ng buhay ni Haring Solomon, kung saan nakapag-asawa na siya ng mga ibang lahi, yung princess ng anak ng Egypt is napangasawa niya rin at tinatayuan niya na ng mga Diyos-Diyosan yung mga babae na yon. All right? Verse 31, Jeremiah verse 31 chapter 7, and they have built the high places of Topet which is in the valley of the son of Hinnom to burn their sons and their daughters in the fire which I commanded them not, neither came it into my heart. All right. Ikiklear natin ito, ano ba yung ibig sabihin ng Topet? Ano yung ibig sabihin ng Valley of the Son of Hinnom? And dito sa lugar na to, sa labas po ito ng Jerusalem, ha? Okay? Doon sa labas ng Jerusalem, nagpatayo sila ng mga ganito, yung Valley of the Son of Hinnom is, yan po yung Gehenna. And yan din po yung Gehenom na makikita natin sa Matthew chapter 5 verse 22. And pag translate po natin yan sa English, yan po yung hell. Alright? Diyan po nakuha yung translation na hell. Ang ibig pong sabihin ng Valley of the Son of Hinnom sa Hebrew, it is Gay Ben Hinnom. Okay? Gay Ben Hinnom. Ben is son. So, Gay Ben Hinnom. Pag tinanggal mo yung son, basically, ang tawag dyan is Gehenom. Right? Gehenom po ang tawag nila sa Hebrew sa lugar na yan. Ano ang ginagawa dyan sa area na yan? Ang sabi po rito, diyan po sinasacrifice yung mga bata. During the time pinatayuan nila ng mga ng Diyos-Diyosan ito, diyan po sinasacrifice yung mga bata. Okay? All right. If you can turn please your scriptures in Leviticus chapter 18. Balik lang tayo dun sa Leviticus chapter 18. Ang sabi po dyan, Leviticus 18, verse 21. And thou shalt not let any, alright, isa po sa mga commandment, and thou shalt not let any of the seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane thy the name of thy Elohim, I am Yahuwah. If you jump on chapter 20 ng Leviticus chapter 20, verse 2, ang sabi po dyan, again, thou shalt say to the children of Israel, whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones, and I will set my face against that man, and I will cut off from among his people, because he hath given of his seed unto Molech to defile my sanctuary and to profane my holy name. Alright? So basically, ito po yung utos ng Panginoon. Pero, pagdating po ng 2 Kings, and if you turn your scriptures on 2 Kings, chapter 16, isa po sa mga king rito,
Second Kings chapter 16. I'll read verse 1. Chapter 16, verse 1. In the seventh year of Pekah, the son of Remaliah, Ahaz, the son of Jotham, king of Yehuda, began to reign. 20 years old was Ahaz, basically King Ahaz of Judah, when he began to reign, and reigned 16 years in Jerusalem, and did not that which was right in the sight of Yahweh's Elohim, like David his father. But he walked in the way of the kings of Israel, yeah, and made his son to pass through the fire according to the abomination of the heathen whom Yahuwah cast out from for the children of Israel. Basically, hindi lang po ito basta-basta na pinapas doon sa apoy. Ino-offer po yung mga bata at namamatay po yung mga bata na nasusunog. Kaya nga po, pagdating sa Brit Hadashah, ito po yung naging reference ng Panginoon pagdating sa Matthew chapter 5 verse 22. If you may turn your scriptures in Matthew chapter 5 verse 22. Hindi po yung basta-basta yung mga nakikita nyo naglalakad sa baga. Hindi po, ino-offer po yung bata dyan. Okay, Matthew chapter 5 verse 22. Ang sabi po dyan ng Panginoong Yahusha, "But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire." Yung hell po dyan is Gehenna. It's the valley of Hinnom. Alright? Gehenna, which is Gaben Hinnom in Hebrew. Yan po nakuha yung hell. Alright? I think meron tayong study patungkol po dyan. Now, kung nakikita nyo po, si King Ahaz, sinacrifice na yung kanyang anak para dito sa God of Canaanites na to, na si Molech. Pagdating ni King Josiah, sinira niya po ito lahat. All right? I believe you can see that in 2 Chronicles, yung binuksan natin kanina, 2 Chronicles chapter 34. All right, I'll start reading verse 1. Josiah was 8 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 130 years. And he did that which was right in the sight of Yahuwah, and walked in the ways of David his father, and declined neither to the right hand nor to the left. For in the 8th year of his reign, while he was yet young, he began to seek after Yahuwah of David his father, and in the 12th year he began to purge Yehuda and Jerusalem from the high places, and the groves, and the carved images, and the molten images. And they break down the altars of Baalim in his presence, and the images that were on high above them he cut down, and the groves, and the carved images, and the molten images he break it in pieces, and made dust of them, and strode it upon the graves of them that were sacrificed unto them. And he burnt the bones of the priests upon their altars, and cleansed Yehuda and Jerusalem. And so did he in the cities of Manasseh and Ephraim and Simeon, even unto Naphtali, with their mattocks round about. And when he had broken down the altars and the groves, and had beaten the graven images into powder, and cut down all the idols throughout all the land of Israel, he returned to Jerusalem. Okay, so napakaganda po itong ginawa ni King Josiah. Right, pagkatapos niyang naintindihan yung Torah, nabasa niya yung Torah, binild niya yung temple, and sabi niya, hindi lang pala basta-basta dapat binibuild yung temple, dapat yung mga nasa loob niyan inaalis din. Right, mga nasa paligid diyan inaalis din. Right, so basically tinanggal niya tong mga Diyos-Diyosan na to. All right, now balik ko tayo doon sa ating text. Jeremiah chapter 7. All right, I'll read again verse 31. And they built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom. So nasabi ko na po sa inyo, yung Gaben Hinnom is Hebrew ng valley of the son of Hinnom. Yan po yung English ng hell. Ano naman po yung Topheth? All right. During the time na nag-o-offer po sila, ang ginagawa po nila, meron pong drum and lyre dyan sa paligid. Yun po yung nagpapatugtog ng drum. Para pag inalay yung bata,
pag nilagay yung bata doon sa kamay ng Diyos-Diyosa na si Molech, mahuhulog yung bata doon sa pit na sinasusunog yung bata para hindi marinig yung iyak ng bata, nagtatambol po sila ng drum. Alright? Ang Hebrew word po para sa drum is top. T-O-P-H. Top. Alright? So basically, sinasabi rito na ang place of topet is the place of drum, sounds of drum or something like that. Kung saan pinapatugtog yung drum, yung mga tambol, para hindi marinig yung pagmamakaawa ng bata pag nahuhulog siya, pag nasasaktan siya at nasusunog siya. So yung place of topet is the place of drum tambol, kung baka sa atin, na tinawag din natin Valley of the Son of Hinnom, na translate ng English na hell. Alright? Sa modern time, sa panahon ng Panginoong Yahusha, garbage area po yan. Yung Valley of the Son of the Son of Hinnom, yung Gehenna, it's garbage area po yan. Parang kung sa atin, sa area natin, is tambakan ng basura. At yan po yung sinasabi ng Panginoon na yung uod is hindi namamatay at tuloy-tuloy yung apoy. Ganun niya kinumpara yung hell. Alright? I hope na nauunawaan po natin ito and naway maging dagdag po kaalaman itong mga napag-aaralan natin ngayon. Diba? Sir? Amen. Alright. Let me continue and finish this. Let's go to chapter 9. Chapter 9. So makikita po natin, idolatry is rampant. Kahit na nandun pa yung temple ng Panginoon. And the sins of the people, sabi ng Panginoon, you're moving backward. You're not moving forward. Now, going back to our topic in Leviticus, ay dapat maunawaan natin bakit ibinigay ang mga utos sa Leviticus. Okay, bakit niya binigay itong mga burnt offering, peace offering, sin offering, and then we have the laws for purity, we've got the washing, tapos Leviticus chapter 11 talks about clean and unclean food. Let's go to Leviticus chapter 11. Hindi ko babasahin lahat, but just for us to see why these were given. Bakit ibinigay ang mga utos na ito? Okay? Sabi niya in the last verse of Leviticus chapter 11, verse 45, I'll start with verse 44. For I am Yahuwah, your Elohim. You shall therefore set apart, sanctify yourselves, and you shall be Kodesh, you shall be holy, set apart. Actually, kung babasahin niyo po to, paulit-ulit dito yung word na Kodesh or Kadash, kasi ganyan po ang, this is what I learned, ganito po ang Hebrew language. Madalas siya na paulit-ulit yung salita. Kasi sa atin, halimbawa, when we're writing a letter, naghahanap pa tayo ng synonym para magkaiba dun sa sentence. And ganun po yung nangyari dito. Pero kung babasahin po natin to in Hebrew, sabi po ng Panginoon, for I am Yahuwah, your Elohim, you shall therefore be Kodesh yourselves, and you shall be Kodesh, for I am Kodesh, neither shall you defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 45, for I am Yahuwah that bringeth you up out of the land of Egypt. What does Egypt mean? It's the house of bondage. Alright? Ito po yung naging in bondage sila. Sabi niya, tinanggal ko kayo dun sa lupa na yon to be your Elohim. You shall therefore be Kodesh, for I am Kodesh. Verse 46. This is the Torah of the beast and the fowl and of every living creature that moveth in the waters and of every creature that creepeth upon the earth. Verse 47. To make a difference between the unclean and the clean and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten. So anong purpose niya? For us to be Kodesh. For us to be put a difference. Okay? Kung sinabi natin clean and unclean, mahirap bang unawain yun? Yung labada na nagamit na at yung hindi pa nagamit. Yung nalabahan na. Susutin ba natin yun? That's unclean. Hindi na natin susutin uli yun. Yung pinagpawisan natin, that's unclean. So basically, sa pagkain, ganun din. Yung, ito yung masaklap eh. When it comes to seafood,
isipin nyo yung sponge na ginamit nyo sa lababo nyo. Okay? Kakainin nyo ba yon? Hindi, di ba? Ngayon, yung pinagbabawal ng Panginoon, yung mga shellfish, yung mga shrimp, yan po yung kumakain ng mga dumi ng dagat. So it's unclean. Brother MB, masarap eh. Unclean nga eh. Sinabihan na tayo ng Panginoon. It's unclean. Alright? Now, what's the purpose? For us to be Kodesh. For us to be set apart. For us to be sanctified. Kasi ang Panginoon natin is holy, is Kodesh. Sabi niya, you shall be Kodesh, for I am Kodesh. Kodesh means holy. Kodesh means set apart. Kodesh means sanctified. Alright? So, gusto ng Panginoon, set apart tayo. Hiwalay tayo sa mundo. Anong nangyari dito sa Jeremiah? Naging kasama sila ng mundo. Naging parte sila ng mundo na kahit nandun yung temple ng Panginoon, kasama pa din. Ganyan yung nangyari sa atin dati. Akala natin nag-worship tayo, but what we fail to realize, sama pa din tayo ng mundo. Yung sistema natin, ganun pa din sa mundo. Yung sistema natin, yung mga pinaniniwalaan natin, galing pa rin sa Roma, Romano-Katoliko. Now, chapter 9. Punta tayo chapter 9 and we'll finish this. Ito yung sinabi ng psalmist, sabi niya, rivers flow down mine eyes because they keep not thy Torah. And that's why Yirmiyahu was called the weeping prophet. I'll start with verse 1. Chapter 9, verse 1. Oh, that my head were waters and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Okay? It's actually Yahuwah. Now, this is his heart for his people. Hindi nila naiintindihan eh. Oh, that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men, that I might leave my people and go from them, for they be all adulterers, an assembly of treacherous men. Now, chapter 3. I'll just read the last part. Sabi dyan, for they proceed from evil to evil, and they know not me, saith Yahuwah. Kahit alam pa nila yung burnt offerings, kahit alam pa natin yung Ten Commandments, if we fail to see the purpose of the Torah in understanding who Yahuwah is, sabi ng Panginoon, hindi nila ako kilala. Sabi niya dyan in verse 6, thine habitation is in the midst of deceit. At nakakalungkot because there's so much religion, there's so much denominations, and ang tao, confused na. Ang tao ligaw. Ang tao na uto na. Tayo na uto na. That praise Yahuwah, He has shown us the truth. Simple lang mga kapatid, Torah. Simple lang. Unawain natin ang Torah ng Panginoon. Pag naunawaan natin yung Torah at inuunawa natin ang Torah, maunawaan natin si Yahusha. Maunawaan natin, magsusunod-sunod po yan. Maunawaan natin ang Sabbath, maunawaan natin ang Moedim, ang mga feast days, maunawaan natin ang mga gawin niya. And it's just the submission to Torah, to His commandments. Pero sabi niya dyan in verse 16, thine habitation is in the midst of deceit. Ang Pilipinas is in the midst of deceit. Ang mga churches is in the midst of deceit. Naglulukuhan lang. Circus nga eh. From the root word kirke, it's just a circus. Bakit? Anong ginagawa? Gagawin yung Psalm 119, gagawa ng kwento. Di ba? Ginawa ng kwento ng Jewish wedding. Yun ba talaga ang laman ng Psalm 119? Isn't Psalm 119 just about loving the Torah, the Word of Yahuwah? Napakasimple po ng Psalm 119. Hindi na natin kailangan gumawa ng kwento para unawain natin ang Psalm 119. It's straightforward. But just by singing it, it breaks my heart to see people trying to manipulate the Word of Yahuwah. Bakit? Because there, we are in the midst of deceit. Sabi dyan, through deceit, they refuse to know me, saith Yahuwah. Ayan na eh. Palitan lang, actually, the word Torah, palitan lang Latin yung mga law in the Old Testament. We'll get a bit better understanding.
na ang Torah ang pinag-uusapan ng Panginoon. Pero hindi. Binabaliktad ng tao, sabihin nila, lo, hindi nga natin alam, hindi nga nila alam. Hindi natin alam dati kung ano yung law. Kahit in the New Testament, nagkabalibaliktad na yung law. That's why last, a few days ago, I tried to explain to you what the Torah of sin and death is. It's actually Deuteronomy chapter 28. If you refuse to hear Yahuwah's command, His Torah, then that's the Torah of sin and death. Curses will fall upon us if we refuse. Yun yung instruction eh. Madali lang na maintindihin. Instructions of sin and death. Gusto mo ng sin and death, then refuse to obey the Torah. You want life, spirit, life in the spirit, then obey the Torah. All right? Now, let's go to the last part of chapter 9 and I'll finish this. And if you have any last words, Brother Gary, please feel free to conclude. Verse 12. Who is the wise man that may understand this? Tanong sa atin, wise ba tayo mga kapatid? And who is he to whom the mouth of Yahuwah hath spoken that he may declare it? For what the land perisheth and is burned up like a wilderness that none passes through. And Yahuwah said, because they have forsaken my Torah, which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walk therein, but have walked after the imagination of their own heart, and after Baalim, which their fathers taught them. Therefore, thus saith Yahuwah of Sabaoth, the Elohim of Yisrael, behold, I will feed them, even this people, with wormwood, and give them water of gall to drink, and will scatter them also among the heathen, whom neither they nor their fathers have known, and I will send a sword after them till I have consumed them. Ano nangyari sa kanila? Dinala sila sa Babylon. Verse 23. Thus saith Yahuwah, let not the wise glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Verse 24, but let him that glorieth glory in this. Actually, sinabi rin to ni Apostle Paul, that he understandeth and knoweth. Anong pwede nating ipagkalat sa mundo? Mayaman ako? Matalino ako? Sabi ng scripture, malakas ako? Sabi ng scripture, don't glory in that. Ang pwede mong ipag ayaw kong gamitin yung pagyabang. Ang pwede nating ipaalam sa mundo. We shout it. We proclaim it. What will we proclaim? Yung yabang natin, yung yaman natin, yung galing natin, yung lakas natin? No. Yahuwah said, let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. Maraming tao ngayon nagsasabi, kilala ko ang Panginoon. Pero let's see kung tunay natin kilala ang Panginoon. Sabi dyan, which exercise, that I am Yahuwah, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith Yahuwah. Saan nagde-delight ang Panginoon? Sa taong nagsusolvini? Sa taong umaattend ng choir? Sa taong present lagi sa ministry? E paano kung yung taong yun masama pa din ang ugali? Do we really think na nag-glory ang Panginoon sa taong yun? Or will Yahuwah be satisfied on people who execute right judgment? Who have loving kindness? Who are righteous in their dealings? Because sabi ng Panginoon, that's where I delight. Katulad ng binasa ni Brother Gary, hindi ako nadi-delight sa burnt offer, sa burnt sacrifices. Nadi-delight ako sa obedience. So if they obey and do the burnt sacrifices, offerings, then Yahuwah is delighted. Pero if they're just doing the burnt offerings but not truly coming from the heart, Yahuwah is not delighted. Saan siya matutuwa? Sa taong gumagawa ng tama.
sa taong sinasabi niya, kilala ko ang Panginoon at tunay niya kilala ang Panginoon. Kasi marami ngayon nagki-claim kilala nila ang Panginoon. May mga nagki-claim nga ngayon na sa kanila lang daw dadaan ang Panginoon. Na hindi magre-reveal sa inyo ang Panginoon ng mga insights sa Bible nang hindi dumadaan sa akin. Now, be careful with this kind of people. Katulad ng sabi ko kanina, sa Friday po, meron akong revelation sa inyo. Kaya mag-ingat kayo sa akin. Pero, Yahweh is waiting for us to have that humble spirit na tunay nating unawain. Kaya nga, tanong ko sa atin kanina, di ba? How much do we know of His Word? And we cannot even glory na madami akong alam sa Bible. Hindi ganun. Kasi ginagawa na nating boasting yun. We should all learn. When we learn what Scripture says, we learn how to humble ourselves. And we learn to share the knowledge. Kasi sabi ng Scripture, Yaan, let him that glorieth glory in this. We need to share Yahuwah's Word. We need to share His Torah. At hindi po natin ipagdadamot yan. Hindi natin itatago sa ating Bible school. Alright? I-share natin sa tao kung anong natututunan natin sa Torah. And ganun din sa inyo. I-share nyo sa inyong mga pamilya whatever we learn from Torah, ipaalam natin sa kanila. Because malapit na po. Malapit na dumating ang Panginoon. And huwag nating hintayin na maging tulad tayo nitong mga Israelites. Huwag nating hintayin na yung pamilya natin ay maging tulad nitong mga Israelites. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon as leaders of the family, as fathers, let's do our job. All right, Brother Gary? All right. Yung sinasabi ko pong drum rolling or drum and lyre kanina. dito po sa scriptures, ang basa po dyan, ang makikita nyo pong word na ginagamit dyan is ano yung tambol nila? Timbrels. Yes, timbrels. Alright, so yun po yung ang Hebrew po ng timbrels is top. Doon po nang galing yung salita, yung pangalan ng lugar na Topet. Alright, para mas makita po natin. Pwede kong ma-share ito. Sa Exodus chapter 15. Para hindi daw maging ano. Naririnig ko si Sis Al. Gabi tayo share. New every evening. But ganun. Para yun din tayo maging Kuya Boji. Desktop. Share. Allow soon to share your screen. Why? But ganun. But ayaw ako mag-share. Ano naman? Wait lang po ah. Share po. Magulo yata sa akin, sir. Sir, pwede mo pong buksan, sir, sa Exodus 15:20. Pakita lang po natin yung ibig sabihin sa Hebrew ng Exodus. Exodus 15:20. Ito po yung time na nakatawid. 15:20. Ito po yung time na nakatawid na sila ng Red Sea at nagsasayawan na sila Miriam. All right. And sir. All right. Sa baba po. Alin? Yeah, timbrels. Papa, yung timbrels. Yon. Ayan, H596. So ang timbrels po is sa Hebrew is top. And yan po nanggaling yung lugar na Topet. Is yun po yung bag inaalay nila yung mga bata, katulad nitong inaalay ni King Ahaz yung kanyang anak, is pinapatugtog nila yung tamburin o yung timbrel nila
para yung anak ng mga bata na inaalay, nahihirapan ang susunod. Alright? Doon po nang galing yung pangalan ng lugar na yan, ng topet na yan, sa Timbers, which is top sa Hebrew. Okay po? Iba yung timber. Hindi tayo maging kaboji. Alright. So, I think matatapos na po tayo na may naging pagpapala po yung pag-aaral natin ngayong gabi para sa lahat. This is my last verse sa atin, mga kapatid. Alam ko, familiar kayo sa verse na to. Deuteronomy chapter 30. Huwag po natin kakalimutan ito. Deuteronomy chapter 30. I'll start on 15, verse 15. See, I have set before thee this day life and good and death and evil. In that I command thee to this day to love Yahuwah thy Elohim, to walk in his ways and to keep his commandments and his statutes and his judgment, that thou mayest live and multiply. And Yahuwah thy Elohim shall bless thee in the land, whither thou goest to possess it. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship Molech, or other gods, or any other gods, and serve them, or worship Jesus, na hindi nagpo-point out sa Panginoong Yahuwah, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it. And sabi niya dyan, verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, brethren, choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love Yahuwah thy Elohim, that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which Yahuwah swear unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Brethren, let's keep his commandments, his statutes, his judgment. It is for us. The Torah is not a burden, sa mga kapatid. Okay? It is an instruction for life. It is for good. It is life and good against the death and evil. Choose life. Piliin natin ito. Piliin natin sumunod. Okay? Napakaraming example ng Panginoon. Napakaraming itinuturo sa atin ng Panginoon. Alright? He is not happy. He don't want your sacrifices. Sabi niya sa mga piniling tao niya. Tayo yun. Mga Israelites. He don't want your sacrifices. Yung mga paimbabaw, yung mga hindi nanggagaling sa loob. Ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo. Right? Dapat mas nauunawaan natin yung principles. Kasi kung titingnan nyo po, bakit na sinabi yon? Hindi na ako nalulugod sa mga sacrifices ninyo. Bakit? Hindi natin naiintindihan yung principles. Bago niya sinabi yon, nilatag niya muna. Tanggalin nyo to. Alisin nyo yung mga maling gawin nyo. Tanggalin nyo yung mga masasamang ugali natin. Sabi niya rito sa Deuteronomy, guide his commandment. Masarap lang po maunawaan ito, mga kapatid. Napakasarap at sabi nga ni preacher, nakakalungkot na may mga preachers ngayon na binablaspim yung salita ng Panginoon. Nagumagawa-gawa ng kwento na naayon sa pansariling pansariling kaisipan. Dito muna tayo sa scriptures, mga kapatid. Dito muna tayo sa binabasa natin. Huwag natin gawa ng kwento. Kung mapapanood nyo po ito, huwag nyo pong gagawa ng kwento yung scriptures. Kasi ang scriptures mismo ang magkukwento ng kanyang sarili. Right? Siya mismo ang magpaparalel sa mga sinasabi niya. Double witness, triple witness, quadruple witness, makikita po natin yan sa scriptures. Huwag natin gagawa ng kwento. Nakakaawa po yung mga nakikinig. Nakakaawa yung mga nag-i-amen lang. Pero hindi talaga natin natutumbok kung ano yung principles behind that. Kung ano yung tinuturo niya. Once nalabasa natin yung Torah, yung law, yung saritang law, wag natin iiwasan. I-explain natin. Wag nating i-generalize na
sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. And blessed are the undefiled in the way who walk sa salita ng Panginoon. Hindi po. Ang sabi doon is law in the Torah, in the instruction. Don't generalize it kasi ang nangyayari po, lahat na lang sinasabi natin salita ng Panginoon. Yes, it is the word of God, but may mga specific pong sinasabi ang Panginoon na kailangan na susunod po natin. Kaya pag nababanggit yung salitang law na yung salitang Torah, huwag nating iiwasan. Hanapin natin instead. Ano ba talaga yung sinasabi ng Panginoon? All right? Why? Because that commandment, that instruction, that Torah, that the law, it is life. It is for our good. Yan po yung sabi niya sa Deuteronomy. Pero pag hindi niyo sinunod yan, it is a curse. So brethren, choose life. And magandang gabi po sa lahat. Amen, amen. Romans chapter 8 verse 4, that the Torah of righteousness, that the law, that the righteousness, that the law of righteousness might be in us. Might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. Alright, so brethren, the Torah is life. His commandments are not grievous. It's life. Choose life. Now, just before we finish, huwag po kayong mawawala on Friday. Kung may pasok po kayo ng Friday and Saturday morning, I encourage you to watch what we will be discussing. Very important. Leviticus chapter 9 talks about the eighth day. I think it's crucial na maunawaan natin tong eighth day na to. Kasi ang alam lang natin seventh day, which is the Shabbat. Pero may eighth day po. Okay? And there's a lot of things we can learn from this. From Leviticus up to the book of Revelation, okay? We've got Leviticus chapter 10 talking about the death of Nadab and Abihu. Marami din po tayong implication dito. Marami din tayong matututunan dito na lalo na sa pagsunod sa mga commandments. And there's a lot to learn from that. That's why we'll dedicate Friday and Saturday in going through this Torah portion para madami tayong oras ma-discuss. And I believe hindi natin matatapos yung Leviticus chapter 11. So we allot Leviticus chapter 11. And I encourage you to join us in Zoom, both on Friday and Saturday, so we can discuss. We can have a discussion after the Torah portion. Chapter 11, napaka-importanting maintindihan ito. And as I was studying this week, ang dami ko pong natutunan kung bakit may clean and unclean. And I would like to share that knowledge with you para maintindihan natin at hindi lang tayo basta-basta sumusunod sa OPTA or hindi lang tayo basta-basta sumusunod sa OPBE or sa mga Hudyo, para mas maintindihan natin bakit yun po. Actually, it's connected to what I said to you earlier about the Garden of Eden. Pero we'll expound that more. Yung chewing of the cud at saka yung dividing of the hoof. Ay, grabe. The things that I learned recently are just nakakamangha para makilala natin. And remember, sabi ng Panginoon, I want you to be Kodesh because I am Kodesh. And the book of Leviticus is for us to understand para ma-purify po tayo, para ma-cleanse tayo, para maging malapit po tayo sa Panginoon. Kasi holy siya, He wants us to be holy as well. Alright? So marami po tayong pag-aaralan this coming weekend. So I hope you can join us in the live. But if not, I encourage you, please watch the replay. Hopefully I can convey to you what I've learned. At marami po tayong mapag-aaralan. And I encourage you to teach this to your loved ones. Kaya nga po, kung may hindi po kayo naiintindihan, ay magtanong po kayo para ma-explain nyo din na maayos sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan. Because we want to spread the Torah. We want for people to have life, to choose life. At ito po yung pinipili natin ngayon. Alright? So, Brother Gary, can you close us in a word of prayer? Amen. Let's go to Yahuwah in prayer.
Father Yahuwah in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Father, sa gabing ito, sa lahat ng tinuturo niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbukas ng haptaran ngayong gabi, Panginoon, and sa pagpapaunawa sa amin sa isa sa mga isinulat po ni Prophet Jeremiah. And dalangin ko, Panginoon, na yung mga natututunan namin is maging pagpapala po sa mga nakinig ngayon, maging po sa mga makikinig pa. And I pray, Father, kung paano niyo po binuksan yung mga puso't isipan namin. I pray, Father, gayon din po, buksan niyo po ang puso't isipan ng mga tao na hindi pa po nakakaunawa sa inyo, Panginoon. Not by our might, Panginoon, but by your power. Hindi po sa aming sariling kakayahan, wala kami may pagmamalaki. Ngayong natututo kami ng inyong salita, wala pa rin kami may pagmamalaki hanggang sa mamatay kami, Panginoon. Hindi kami pwedeng mag-boast, kundi ang inyong salita po lamang ang pwede namin ipagsabi sa lahat ng mga tao, Panginoon. And paano po namin ito magagawa? Sa pamamagitan po ng papamuhay namin yung mga natututunan namin, Panginoon. And I pray, Father, lahat po ng mga bagong itong tinuturo niyo po sa amin, dalangin ko, Panginoon, bigyan niyo po ito ng kaliwanagan sa puso't isipan ng mga nakikinig. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid namin na hanggang ngayon may tabing pa rin yung puso't isipan, hanggang ngayon may veil pa rin, Panginoon. I pray, Father, for them, sa mga kaibigan namin dati, sa pamilya namin na hanggang ngayon, sa Babylon pa rin. I pray, Father, for them. Gamitin niyo po yung buhay namin para makilala nila kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa eklesiyang ito. Protektahan niyo po ang eklesiyang ito. Bagamat kakaunti lang kami, Panginoon, I pray, Father, na patuloy niyo po kami protektahan. Yung buong pamilya rin po namin, Panginoon. Kayo po yung kumilos sa bawat isa na alam po namin. Kayo rin po ang nagsabi na hirap yung daan, maliit yung daan patungo sa inyo at hindi lahat makakatuntun. At salamat, Panginoon, sa inyong gaya. Salamat sa inyong awa. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Hindi niyo po kami hinayaan na mas lalong malunod sa alak ng Babylon. Salamat po. Dalangin ko, Panginoon, sa mga susunod na araw na aming pag-aaral, I pray, Father, patuloy niyo po kami turuan. Sa gayon po, masunod namin ang inyong mga utos. Matutunan namin sa aming puso kung anong dapat namin gawin. Unang-una sa inyo, Panginoon, paano ka paano namin sambahin. Pangalawa po, sa aming mga kapwa. Kung paano niyo pinakita yung pagmamahal niyo sa amin, kaya din po, maging ilaw kami ng mundong ito. Maging pagmamahal, mga nasa puso namin para sa aming kapwa, Panginoon. Sa aming pag-iwahiwalay ngayong gabi, I pray, Father, para sa maayos na kapahingahan para sa bawat isa, sa mga kapatid namin na wala po sa inyong gawain, I pray, Father, for your protection para sa kanila, sa mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kasama, sa ibang panig ng mundo, Panginoon, I pray, Father, for your protection sa mga kababayan namin, Panginoon, na hanggang ngayon is nandun pa rin na pilit na bumabangon sa bagyo na dumaan sa aming bansa. I pray, Father, isingin mo po sila. I pray, Father, ipakita niyo po sila. Pakita niyo po sa kanila kung sino ang totoong Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, maikling buhay namin, magamit namin para sa inyo. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang na nagagawa namin. May mga pagkakamali kami nagagawa sa puso at isipan namin sa mga ginagawa namin. Patawarin niyo po kami. Salamat sa lahat ng ito. Ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan, Yahuwah, sa inyong bugtong na anak namin, tagapagligtas, Yahusha Mashiach. Amen and amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. And let's continue to pray yung mga kababayan natin. I know yung pinadala natin, 20,000 is not enough. But I hope na may matulungan po yun. At kung tinignan niyo po yung video na pinadala ko po, dun po natin ipapadala. Yung sa 24 oras, if you scan that through, at 1 hour, 5 minutes, yun po yung lugar mismo. Actually, pinsan ni Mama yung ini-interview dun. And let's continue to pray for our country dahil isang portion lang po yun na hanggang ngayon hindi pa rin pumababa yung baha. So there are still a lot of people stranded in their rooftops at ipanalangin po natin ang ating bansa. We are in this state because you know, we all know that we are a country full of idolatry and nawa magsimula sa ating mga pamilya. Nawa maituro natin sa ating mga pamilya ang mga bagay na ito. All right. Thank you, Brother Otoy. Thank you, Manny. Thank you, Brother Gary. Brother Danny, we'll miss you on Sabbath. Pero Monday, second morning. Ah, nandito ka sa Sabbath, tama? Nandito ka sa Sabbath. Sa Friday lang wala. Friday lang. All right.
Okay, so we'll see you all on Friday and Sabbath. Yahweh bless you all. I hope you learned something today. And I hope na hindi po tayo maging tulad ng mga Israelites. But rather, let's go to Torah. Let's tread the old paths. All right? Shalom and see you on Friday. Bye-bye. Shalom, shalom.